Yes, mga kaibigan, sa buong kapuluhan, we have 30 minutes after the hour of 9 o'clock. July 27, 2016. Magandang umaga in advance sa lahat ng umagahin. At magandang evening pa sa lahat ng mga dalagang may tagos yan. Minsan, may mga dalagang bad trip kasi natagusan sila. Pero alam niyo ba, may mga dalagang mga kaibigan, ilang araw na nagpapray, magkaroon na sana ako. Kakalboy na ko ng nanay. Di ba, no? Ay, Thos! Paniwala kayo sa amin. Madami yan. Di ba? Ayaw kang problema mula kayo, may tagus kang pauwi ngayon. You are way luckier than some na ang pangarap lang naman ay magkaroon na. Alam niya na kapag umuwi siya ang bahay, one day at walang choice hindi magsabi sa nanay, ay, pak, ganun. maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Hello po sa lahat ng mga nilalang mga kaibigan na nakaka-relate. Pero sa mga dalagang delayed, musta? Ganda yan, te. Tuloy mo lang. Kalboy ka na nanay mo. May remedyo ako dyan, di ba? Pag ang banta ng nanay mo sa kakalbuhin ka niya, pag nalaman niyang buntis ka at wala kang pinapakilalang boyfriend, simple lang, umuwi ka na ng kalbo. Kung diba, unahan mo na siya. Huwag mong hahayaan na umuwi kang may buhok. Makakayakan pa kayo ng nanay mo. Kami na balik yung mga taga-Pats College, mga kaibigan. Nandito po yung dalawang empleyado ninyo ngayon. So kung bukas po absent sila, puyat ko ngayon. Happy birthday po, ako bukas, on air. Agree po naman ako, happy birthday, Bayani de la Cruz ng Batangas. Maligayang pakikinig po. Si, ano to, ang ganda ng bombis ng Papa Jack. Uy, talaga, anong part doon? Yung kanta, OPM na OPM, Yaya. Diba, ako ang mahal mo. Tsaka yung kay Angeline Quinto. Mga kaibigan, actually, I almost did not go to work today. Kasi pause pa rin ako. But I'm here. Hindi ko lang alam kung aabutin ako ng 12, 1 or 2. Pause talaga ako, wala talaga akong boses. So, hirap akong magsalita. Well, wala namang bago, mga kaibigan. Araw-araw naman pause talaga. Iba lang ngayon, hirap akong magsalita. Oh. Parang every time that I try to say a single paragraph, mga kaibigan, or a single sentence, para akong re-reglahin. Ang hirap. Eh, mahal ko kayo. Kanina nga may nag-PM sa akin, Papa Jack, subukan mo pong umabsent today. No, nagbabanta, hindi mo inaano. Mag-alert na kayo, our first caller sa kabilang linya. Pero bago ang lahat, mga kaibigan, nais ko lang pong imbitayin ang lahat, lahat po ng mga nilalang mga kaibigan, who is on the way home, coming from work. Parang awa nyo na, nagmamakaawa ako, mga kaibigan. Every time you do something for family, for friends, diba, for your job, do things better. Parang Creme Top Coffee Creamer lamang yan. Oh, ha? Make your coffee drinking experience better with Creme Top Coffee Creamer. 3-in-1 man yan, a black coffee. Your coffee will be better with Creme Top Coffee Creamer. Mmm! It's better, you know? Hello po sa aking Creme Top family. Aking Creme Top Coffee Creamer family. Maligayang pakikinig po. Kamusta na kayo? Miss ko na kayo. Diba? Kailan tayo maglalakwacha ulit? Nag-hold ako kanina. Narinig ko yung commercial namin dito sa Love Radio. Motor Trade. Ongoing pa pala yung motor trade ko. Pwede yung sa aking motor trade family. 2 years ago, they handed me over, mga kaibigan. Motorsiklo. And I handed over yung motorsiklo na binigay sa akin ng motor trade sa kaibigan ko na part ng negosyo namin. So laking tulong, di ba? Takbo doon. Sa mga motorista po natin, yung mga nagmamaneho ng motorsiklo, parang awa nyo na po, drive safely and defensively. There's no other way to put it, but drive defensively. Huwag kayo makipagyabangan sa kalsada kasi pag sumamplang kayo, di ba, yung yabang hindi pwedeng pilayan yung katawan pwede. Di ba? So mag-ingat mo tayo. Di ba? Tsaka huwag kayo ng road rage. Nakita niyo ba yung isang araw? Yung namaril ng bisikleta? Oo, mga kaibigan, that's stupid. That's very, very stupid. Di ba?
I don't know the entire story, mga kaibigan. Yung suntukan, real talk na lang. As a lalaki, mga kaibigan, ang suntukan is a way of guys to settle issues. Totoo lang, ha? Hindi healthy yan, but at some point, may mga kaibigan ako, mga kaibigan, nung college, high school, pag hindi mag-suntukan na lang, after suntukan, pati tayo. It's a way for guys to settle issues, not to be violent. Diba? I'm just saying, kung natapos sa suntukan niya, nasa CCTV yan, tapos, wala nang issue ngayon eh. Diba? We don't have to lose an innocent life. Pero para barilin mo yung tao na kasuntukan mo sa kalsada, hindi mo alam kung anong pagkatao, hindi mo alam kung kaninong anak, sino ang magulang na malulungkot, sino ang kapatid na iiyak, hindi mo alam kung uuwi na ba yung mapapakainin, we don't know. And yet, diba, for that stupid guy, you have the audacity, the guts, diba? Para barilin, point blank. This is a stupid guy. Stupid guy. Stupid, stupid guy. Stupid, stupid guy. Ay, nako talaga. Ito yung mga ano, ito yung mga pagkakataon, mapapamura ka, mapapapuo, mapapaganong ka. Di ba? I mean, ano na ba ang nagagawa? Ano na ba ang nagagawa sa atin, mga kaibigan, ng ano yan? Yung fast thinking in a very, very wrong manner. It's... Sorry, apektado lang. I watched it over and over again kanina. I was finding a good reason to tell myself, di ba, how in the next million years this guy na nakabisikleta would deserve to die like that? Bad trip na. But anyways, mga kaibigan, let's learn from it at sana mahuli yung guma. Sana. Sumuko ka na, Brad. Sumuko ka na. May gagandaan din at some point ng social media. Pinpoint na kagad, di ba? Galing, ang galing ng netizens. Ibang klase tayo, mga kaibigan. Hindi lang sa kalokohan maging sa internet, at least. Anyways, i-caller tayo si Kathleen ng Makati. Hello po. Hello po. Ay, kamusta ka na? Okay lang po. Ilan taon na si Kathleen? 20 po. 20 po? Ako, papadyap. Kamusta ka na? Kumain ka na ba tonight? Pa? Kumain ka na ba? Apo, papadyap. Anong ulam mo kanina? Manok po. Laka! Pinauli lang manok! Anong ginagawa sa buhay ni Kathleen? Nagtatrabaho po, Papa Jack. Anong trabaho mo? Telemarketer po. Ate, bakit ano, may magdidig ka sa'yo dyan? Po? Sino yung magdidig ka sa'yo? Wala. Wala naman po. Meron, naririnig ko. Ay, yung mga kasama ko lang po sa boarding house. Sila makialam yung kausap ko, ha? Ganun kasi. Opo. Masungit ako kasi cute ako. Ganun. Wala po, ha? Huwag kayong magsungit. Pag hindi kayo cute, malalait talaga kayo. Masungit. Pangit naman ganun. Diba? 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 Tama mali. Magsungit ka pag maganda ka, te. Sungit naman yan, butin lang, maganda ka. Joke lang. Hi, Kathleen. May jowa ka natin? Meron po. Ilan taon na kayo ng jowa mo? Mag-iisang taon na po. Asan siya ngayon? Po? Asan siya ngayon yung jowa mo? Nasa Bicol po. Asan sa Bicol? Po? Saan sa Bicol? Kamarinisor po. Kamsur. Nakapunta ka na doon? Opo. Doon ka, taga doon ka din ba? Po? Taga doon ka din ba? Ano ba? Kada pang usap, ulitin ko. Sulatan na lang kaya kita. Opo, pero taga Naga po ako. Asa Naga? Opo. Saan sa Naga? Po? Saan ka sa Naga? Anak ng Toko, oo. Saan ka sa Naga? Tarbasyon po. Malapit ka sa CDAB? Malayo po. Malapit ka sa Milaor? Ano po? Tawagan niyo ako, mga kaibigan, over 832-6171 or 1-800-10-100-568. Binaba ko na, mga kaibigan, kung pwede sana mag-sign language, gagawin ko para magkaintindihan kami. Pero kada pa kung usap kong ulitin ko, pause na ako, pakta ka din. Chikahan palang ulit na ako ng ulit. Ah, mga kaibigan, please pay attention for me when we talk on here. Ano to? Maligayang pakikinig po, concert pa more, sabi dito. Hindi ko nag-concert, uy, talagang ano lang, talagang, ano lang ako, paos.
Cardiac from Pluto, nakaantabay daw. Pa-check up po kayo ng lalamunan ninyo. Malamang, alam ang bukong-bukong pa-check up ko. Pausa ko. Kuya, pasensya na kayo. Medyo pausang yung lolo, mga kaibigan. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw gumaling-galing nito. Sabi sa akin, dapat daw ipahinga ko. Pag nagpahinga ako, mga kaibigan, it would entail me not going to work tonight. Hindi ko yata kaya. Oh. Hindi ko yung maiwan-iwan. Kaya na nga lang meron sa buhay ko eh. Kasi iwan ko pa. Oh yes, drama. Maligayang makikinig mga kaibigan. Mabati muna ako. Eto. Papa Jack, mali ba kung silawas ako? Ano kayo? Okay kaya yun? Papa Jack, anong hindi okay yun? Hello kay Nestor Bandiola, Merly Sandico, Princess Sandico, Mermy W, ayan, Angie Gallego, Nurses, Kaime ba ito? Mary Catherine Day and Regina Hinoves. Maligaya ang pakikinig po. Tita Jimmy Mendoza, how are you and I miss you? Hope we can talk very, very soon. Maligaya ang pakikinig po. Papa Jack, kabati naman ay mga sa amin. Hannah and Jello. Wait talaga. Hannah and Jello. Ay, si Jello. Taga-MOR to ah. Si Chacha, lumabasan ng bahay, di ba? Nag-force eviction, no? Hey, she's my friend, mga kaibigan. Sino to? Papa Jack, gusto ko na maging paos kaysa matraffic ng 3 hours sa EDSA. Sino to? Maligayang pakikinig po. Alright, may caller na tayo. Si Roxanne ng Cavite. Hello, Roxanne. Po? Ano po? Roxanne? Yes po. May radyong bukas? Opo, meron po. Ah. Anong gusto mong gawin? Papa Jack, may problema po kasi ako. Ah, patayin mo yung radyo. Po? Patayin mo yung radyo. Oh, sige po. Okay na po. Pinatay mo, hininaan mo. Oh, hininaan ko po. Patayin mo yung radyo. Ay, sige po. Sorry po. Ito po. Pinatay mo, hininaan mo. Pinatay ko na po. Hala ka. Bakit po? Ba't umiiyak ka ba? Oo. Dali po, hirap na po ako. Teka muna, ano pangalan mo ulit? Roxanne? Si Roxanne po. Lakasan mo yung voice mo. Si Roxanne po. Lakasan mo yung voice mo. Hello po, si Roxanne po. Ate, mahina. Naka-loudspeaker ka ba? Naka-earphone? Naka-earphone po. Huwag kang mag-earphone. Sus talaga. Oh, sige po. Sorry po. Hello po. Yan, din lakas. Ilan taong ka na, Roxanne? 21 po. 21. Anong ulam mo kanina? Nagapunan ka na ba? Opo. Anong oras mo kinain yung hapunan mo? Apritada po. Sosyal? Yung apritada ba may saging? Wala po. Walang saging yung apritada nyo? Wala po. Ano ba yun? Meron. Wala? Wala po. Bakit wala? Kasi po, di ko po alam wala sa palengke kanina eh. Diba nga patada may saging? Opo, chero yun. Apo, chero yung may saging. Oh, sorry. Opo. Ambisyoso ako, sorry. Sino nagluto ng apritada? Yung kasambay din po namin na isa. Ah, may kasambay kayo? Opo, labandera lang mo ako. Ah, huwag mo nila lang kapagiging labandera, uy. Kasi, sorry po. Diba, kasi kung sambay ano, din. Kasi kung walang labandera, yung amo mo, mag-uulit ng panty bukas yan. Diba? Ganun kasi simple ang buhay, diba? Kaya wag niyong ano, binabali wala ang mga kasambahay. Diba? Opo. O kasi kung, diba? Ganun kasi simple yan. Opo. Sige, tuloy. Kasi po, ganito po yan. Meron po ang boyfriend. Mag-1 year na po ako. Tapos, ano mag-1 year? Ano mag-1 year na kayo? Mag-1 year na po kami. Tapos? Tapos po, parang, ano po,
lagi po paglalabas kami. Tapos kapag hindi po nasusunod yung gusto niya, parang nagagalit po siya. Ano ba yung mga gusto niya na kinagagalit niya pag hindi nasunod? Parang kunwari po gusto ko. Hindi yung parang, yung totoo na lang. Oh. Yung nag-u-off kami. Nag? Ganyan. Nag-arcade po. Nag-arcade kayo? Opo. Tapos minsan nasa circle. Tapos ayaw po niya minsan. Magulo ako. Taga lang nga muna, naguluhan ako bigla. Oh. Lalabas kayo. Eh, taga lang. Pag-usapan natin yung specific na araw na ano na nag-away kayo. Kailan kayo ulit nag-away? Kanina lang po. Kanina nag-away kayo? Opo. Okay. Bakit saan kayo nagpunta kanina? Kasi birthday ko po ngayon. Happy birthday. So, may cake ka ba kanina? Ngayon. May cake ka ba? Opo. Meron po. Anong flavor? Ah, chocolate cake. Oh. Opo. Ano? Sino naghiwa ng cake? Po? Sino naghiwa ng cake? Ano po? Sorry, di ko po narinig. Sino naghiwa ng cake? Ah, yung boyfriend ko po. Ah, talaga? Yung mabas po kami nagpaalam ah, ang paamo ko. Siya yung naghiwa ng cake? Ah, ako po. Ikaw? Pag naghiwa ka ng cake, anong hiwa ang gusto? Malaking hiwa o maliit na hiwa? Maliit na hiwa po. Ako rin eh, yung maliit na hiwa gusto ko. Actually. May matira pa po. Oo, di ba? Ayoko na malaking hiwa. Kasi mabulunan ako dyan. Doon ako sa maliit na hiwa. Gusto ko talaga ng maliit na hiwa lang eh. Ay, tigil-tigilan niya ako sa malaking hiwa. Ano na? Nung muli ako nakakita ng malaking hiwa. Natakot ako. Yung kita ko magkasya sa hiwa talaga. Tapos. Tapos po ayun, tapos ano po kasi nag-imbata po yung ano po yung mga pinsan ko na lumabas po ngayon. Eh nagpaalam lang po ako sa amo ko na mag-ipo. Tapos po nagalit po siya kasi parang nagtatampo siya na parang hindi siya kasama. Ah, bakit? Kasi hindi mo niyaya. Siyempre boyfriend mo nga naman. Niyaya po pero ano, hindi siya pumayag. Teka lang, magkasama kayo maghapon. Opo. O, tapos? Tapos po, yung totoong plano po, eh, kasama po dapat siya sa papayos po kasama yung mga pinsan ko kasi hindi po siya napayagan. Ay, bakit? Kasama siya nag-work? Po, driver po. Hindi siya nakapagpaalam sa amo. Tapos ngayon po, parang galit po siya sa akin. Bakit? Kasi hindi siya kasama ko lang. Kasi hindi po siya, opo, parang mas gusto niya. Parang mas gusto niya na hindi matuloy kasi hindi siya kasama. Ngayon po. Kaya parang, lagi po kapag ganun, nagagalit po siya. Kaya parang minsan nasasakal na po ako. Ang tanong mo. So parang ayun po, parang gusto na po sana ng space. Kasi dati nanghihina po sa kanya ng space. Kasi lagi nga po siya nagagalit ng ganun. Pero ayaw naman po niya. Hindi ko po alam kung space bago. Space pa ba? Di pa kayo mag-break? Di ba? Hindi ko po alam kung gagawin ko ngayon. Pero mahal na mahal ko po siya, kahit po ganun siya. O pa-jok, di ko lang gagawin ko. Kami rin eh. Apat niya kami rito, di ko lang gagawin namin. Kaya lang ate, ano ba kayo, nakalabas na kayo ng mga kasama mo dyan? Opo, mga pinsan ko po. Saan kayo nagpunta? Papunta po ng Cavite. Nagpunta na kayo o papunta pa lang? Papunta pa lang po. Anong gagawin niyo sa Cavite? Po, pupunta po sa bahay ng tita namin. Anong gagawin niyo doon? Po, mag-overnight po tapos magkaano po. Magiinom? Pakain po. Pakain po. Magiinuman kayo doon? Siyempre, celebration, di ba? Anong iinumin niyo? Po, mga tubig ganun, tapos beer ganun po. Yung tubig ate, huwag kayo inin nyo na lang. Huwag kayo inin nyo na lang. Ano mag-aaling? Ayun, Papa Jack.
parang yun nga po, yung problema ko po, parang every time na lang po na ganun, magagalit siya. Ano pa yung mga pagkakataon na nagalit siya, ate? Pag may lalabas po kasama ng mga lalaki kong kaibigan. Saan ka nagpupunta ng mga kaibigan mo lalaki? Sa mga mall lang, pero may kasama naman pong babae. Ate, ganito ano, actually yung boyfriend mo nagkiselos lang naman. Opo, pero parang grabe naman po kasi nakakahila naman yung bad vibes yung ginagawa niya. Tapos siya lang lang yung bad vibes. So parang nakakasira na rin po ng araw pag ganito. Ganito, Roxanne? Opo. Ako naiintindihan ko yung ngit-ngit ng boyfriend mo kasi siyempre gusto niya kasama siya eh. Wala lang siyang magawa kasi frustrated. Alam niya, nalalabas ka, magkasaya ka. Ang gusto lang naman niya, andun din siya. Siyempre, di ba? Girlfriend ka niya eh. Birthday mo, may kasiyahan. Siyempre, yung boyfriend mo at some point, gusto niya, nandun siya. Diba? Siguro at some point, hinihiling na lang ng boyfriend mo na, uy, sana naman kapag ano, natuloy yan, yung tipong libre din ako. Eh, hindi ka nagtugma yung schedule. Ano? Opo. Naiintindihan ko naman natin na nababadrip kasi birthday mo naman, di ba? Opo. Ano man lang kausapin mo siya atin na nalambingin. Opo. Oo, di ba napayagan ka? Kasi kung kayo ang dalawa, wala makikinig sa inyo sa paliwanag ng bawat isa, eh, mauuwi sa iwala yan, yan. Opo. Naiintindihan ko yung point mo. Birthday ko naman, ba't ayaw mo payagan? Oo. Okay. Pero sa kanya, birthday mo eh, bakit di ako kasama? Bakit hindi pwede sa ibang araw na pa pwede ako makasama? So, naiintindihan ko rin siya. Kaya lang ate, yung mga pagkakataon na, siyempre yung nagbumuhal ka kasama ng ibang lalaki, nag-selos siya, normal yun. Opo. Mahal ka ng tao eh. Baka kaya nag-selos kasi mahal ka niya. Hindi kaya? Siguro po. Pero ate, bakit mo gusto ng... Halimbawa ngayong gabi ate, may ka ng space sa kanya kasi ayaw mo na. Wala makakapigil sa inyo. Ano? Kung ako tatanungin mo ate, wag na space, maghiwalay na kayo ng tuluyan. Diba nagpalukuhan lang yung space na yan ate? Pag balimbawa ate, naghiwalay kayo tonight, hindi yung pagsisihan niya yan, okay ka lang sa decision na yan? Baka po pagsisihan ko eh. Ayan, huwag mag-decide pag mainit ng ulo. Diba? Huwag gumawa ng decision pag masama loob. Diba? Opo. Ganun kasi huwag makikisama ng mabait dahil sa utang na loob. Mga rules yan sa buhay mga kaibigan. Diba, huwag kang makisama sa ibang tao dahil sa utang na loob. Huwag kang magagali, huwag kang magdidesisyon. Pag mainit ang ulo tsaka masama loob kasi ba lamang magkakamali ka sa resulta. So magpalamig ka ng ulo ate. Sige po, salamat po papadam. Idol ko po talaga kayo papadam. Baka yung nag-iiyak mo yung pagiging idol mo. Wala ko naguluhan siya. Ha? Salamat po. Ano po? Parang niloloko ako ng collar natin. Sorry. Hindi parang ano, miyak ka ba talaga? Opo. Naiinis ako eh. Ha? Naiinis ako sa boyfriend ko. Ako rin eh, naiinis sa kanya. Salamat po, Papa John. Sige. Pwede po pa shout out kay Mimi Velasco. Soy! Call battery rito, buong isahan. Babagsakan kita. Binaba ako na. Strict rule, mga kaibigan. You cannot, di ba, ambush my show and just go ahead greet someone. Rule yan. Off-air pala, sinasabi na namin yan, mga kaibigan. Ay, si ate. Birthday pa naman. Bibigyan mo sana ng ticket ng Star City. Sayang. Kawawa, walang ticket. Uy, tawagin nyo madali. Over 8-3261-71 or 1-800-10-100-5683. Happy first birthday, JB, on August 3. And hi to Moy and Van Van from Mommy Aini. Maligayang pakikinig po. Hindi ako napadpad sa bagong booth mo. Ah, GRA pala. More power! Bati mo naman ako, Zachariah from Jeremy. Jeremy, maligayang pakikinig sa'yo. Kamusta ka na? It's been a while mula nung huli kang nagparamdam dito. Magparamdam ka naman kahit na malamig na hangin lang. Maligayang pakikinig po. Mga kaibigan, maligayang bati po sa inyong lahat, lalo na yung mga nilalang na nagpapabati. Eto, teka lang. Sabi na pati yung K-pop boys, ha? Ano yung bagong grupo ko yan? Kinalas Boys. Uy, napanood nyo ba sa ano? Sa... Saan to? Sa...
Facebook yung ano, yung mga bagong 911 trucks ng bombero. Na kanina, ano lang, nasa 911 Philippines ano, Facebook account. Diba? Parang ano, parang nilaunch, hindi ko lang ang tawag dito. Nila sa, ano, sa Quezon City Circle na kaibigan. 1 month pa lang yung pangulo natin yan. Eh. 1 month. If I'm not mistaken, ilang kaya ito? Ang dami oh, mga kaibigan. Siguro mga may 50 trucks. Ang kikita ko ngayon. Oh. Nakakatawang isipin mga kaibigan. Not for anything else. No? Nakakatuwa kasi yung pagbabago sa bansa natin, napaka-tangible. Kita ng mata, ramdam ng puso. Diba? Yung hindi lang basta. Diba? Kasi alam naman natin, diba, ng mga, sa mga nauna-una, diba pag sinabing lumagoy o kinumiya, kibit-balika tayo dyan eh. Hindi ko naramdaman yan eh. Ganun lang simple. Diba? Pag direct yung effect sa akin, may pakialam ako. Pag wala, pakialam ko. Ganun kasimple mga kaibigan. Diba? Pero ngayon, tangible. Hindi man sa, hindi ko alam kung mayroon economic growth na nangyari na. But yung pagiging tangible ng changes mga kaibigan, yung kumbaga grassroots. Like halimbawa yung you go out at night, di ba malakas ang loob mo dahil ang taong bayan sobrang gigil at galit sa masamang tao. Everyone mga kaibigan is actually motivated to do what's right. Everyone, eh? Everyone is motivated to do what's right. Pag mayroong tao mga kaibigan na halimbawa kaniyang isang araw may nakita ko na pedicab driver na nagtapon ng basura, sinawa siya ng kasama ng pedicab driver, sabi, oy, magalit si Tatay Digong sa'yo. Nakakatawang isipin na we are conscious, di ba? For the first time, mga kaibigan, in a very long time, we are self-aware as a citizen or as citizens. Self-aware tayo na yung gagawin natin, meron siyang consequences. Na pag yung simpleng pagtapong ka ng basura sa paligid, alam mo na may kapalit yan. Na pag gumaha, sana malunod ka mag-isa pag nagbara yung kanal. So, huwag mo itapon dyan, di ba? O itapon mo sa basurahan. Ganun kasimple. So, congratulations mo mga kaibigan sa mga sumukunan, mga dorugista. Di ba? Di ba? Ang dami na sumuko mga kaibigan. Nakakatuwa, mga kaibigan. Nakakatuwa. Paano ba sabihin to? Kanina, I was trying to come up with the term. Naisip ko lang, doing something good mga kaibigan is finally a way of life for us as Filipinos. So, congratulations to our nation for having a leader, mga kaibigan, that more than a leader, he is a servant. Kasi magiging, nung nilook natin, mga kaibigan, ako, I was looking for a public official na bago siya maging leader, public servant muna siya. Kasi yung magiging leader nila, mga kaibigan, tayo magtatalaga dyan eh. Pero yung magiging servant nila, sa kanila yan. So, again, mga kaibigan, for the first time in a very long time, I can tell you I love our president. Congratulations po sa buong Pilipinas. So, maligayang pakikinig po sa lahat ng mga taong excited. 6 years, ha? 6 years, mga kaibigan. First 100 days, madali ko na naramdaman changes. As, di ba? Barely half a year. We have a caller, ma'am. Ibigin si JC ng Cavite. Hello po. Hello, Papa Jack. Ma'am, good evening po. Good evening po. Ilang taon na po si JC? 21 po. Taga saan po? Taga Cavite po. Saan po dyan, ma'am? Asa silang po, Papa Jack. Asa silang, malaylayo. Apo. Anyways, anong ginagawa sa buhay? Sa war po ako, Papa Jack. Sa? War? Sa war po. Ah, so war. Ananahe po. Ang kaibahan ng tailor sa dressmaker, di ba? Ang tailor ay gumagawa ng panlalaki ng damit. Opo, Papa Jack. Ang dressmaker ay pambabae, di ba? Opo. So, ang Tagalog ng dressmaker ay mananahe. Ang Tagalog ng tailor ay sastre. Opo. Tama po, di ba? Sastre. Ikaw ay sastre o ano, mananahe? Mananahe po. Ah, sige. O, hindi sige. May tagal na tama ako dito.
si ano, si Estelita Buñi, sabi niya, don't make decisions when you're angry. Do not make promises when you're horny. Baboy! Pero tama. Alright, ate, may asawa ka na? Wala pa po, Papa Jack. May boyfriend? Meron po. Sige. Alright, kwentahan mo ako ng paglilingkod ko sa'yo. Kasi po, Papa Jack, ang apa? Problema ko naman po talaga, hindi tungkol sa boyfriend ko po. Ano? Ang problema ko po talaga is a family problem ko po. Sige, baka matulungan pa rin kita natin. Yes po. Kasi, Papa Jack, sa ngayon po kasi, nagdadalang tao po ako. Ilan buwan na? 6 months po. 6 months. May team na batok o hindi pa rin? Hindi pa po. Uy, babae daw, sabi nila, di ba? Ganun, di ba? Sabi nila, ewan ko lang kung ano to yan, di ba? Kasi male hormones, di ba? Oo, female babae hormones. Nga po. Babae? Opo, nagpa-ultrasound na po kasi ako. Talaga. Yung pinsa ko nga, buntis eh, nagpa-ultrasound, naka-Japan-Japan yung bata sa loob eh. Ganun yung bata. Talaga, asan yung tatay ng bata? Nasa Batangas po. Kanina sabi mo, wala kang asawa, kayo pa rin ba nung tatay ng bata? Pinaninigan naman po niya ako, Will. Kayo pa rin? Opo. Sige. Alright. May contact pa naman po kami. May contact pala eh. Nalagambasaya, kaya nabunas ka, nag-contact kayo eh. Yan ang matandang tawag ng mga magulang, di ba? Sa ano, sa, di ba, nagsiping, mag-contact ba kayo? Di ba? Sa matatanda, yan ang... Kaya contact, no? May dial tone ba doon? Tapos, atuloy, Kasi Papa Jack, nung last February po, umuwi ako sa amin. Yung chan ko na Papa Jack is 2 months na po. Tapos po, sinabi ko po sa mama ko, galit na galit po siya. Saan siya galit? Anong aspeto? Kasi po, tiniyagan daw po niya ako magtrabaho sa ibang lugar. Tapos, pag uwi ko sa amin, mabubuntis ako ng ganito. Yun lang po ang babalita ako sa kanila. Kaso Papa Jack, yung papa ko po kasi, lasinggero po siya. Ako pa naman po yung pinaka-paborito niya sa mga anak. Panganay ka, panganay? Hindi po, Papa Jack. Pangilan? Pang-apat po sa panganay. Pang-apat ang panganay? Pang-apat po sa panganay. Pang-apat ka? Ako, Papa Jack. Ilan ba kayo magkakapatid? Ito po. Sige. Ikaw pala yung panggitna, ano? Ako po. Ako pa naman, ako po kasi yung panganay na babae. Sabi po kasi sa akin ni mama kasi nahihirapan din po siyang kung paano i-explain sa papa ko yung nangyari sa akin. Kasi sabi po sa akin ni mama, baka mapatay siya ng papa ko kapag nalaman kung ano yung nangyari sa akin. Kaya po yun, sinabi ko po sa mama ko na sabihin ko na po sa papa ko kasi, pero ayaw po ng mama ko. Kasi sabi po ng mama ko magagawan pa naman daw po namin ang paraan. Kaso Papa Jack, yung paraan na gusto niya masama po sa pagiging ina. Alam ko na kung ano yung paraan. 6 months na, di ba kayo? Para maisip pa ng nanay mo yun. I'm not saying, mga kaibigan, na pag 2 months, 3 months, dapat isipin. I'm just saying, di ba, parang, that's ludicrous. What a term. Diba? Anong tanong mo sa akin natin? Kasi po, Papa Jack, umalis ko ako sa amin ngayon. Gusto ko lang po itanong kung ano bang gagawin ko kasi nung nandun pa po ako sa amin, alam naman po ng mama ko na buntis na po ako. Nung ba nga na buntis? Okay. Nagkita na kayo ng nanay mo nung buntis ka pa. Opo, Papa Jack. Opo. Pero nasa 2 to 3 months pa lang po yung chan ko nun. Kaya hindi ba masyadong halaga. So, ibig sabihin natin noon yung sinabi sa'yo ate na gawin ng paraan.
po. Okay. Hindi po ako pumayag noon. Mm. Tapos po, kasi po, may naniligo po sa akin doon sa amin. Eh, hindi ko naman po talaga siya gusto. Ba't ko pa siya gugustuhin? Eh, buntis na ako ngayon. Alam, sabi po ng mama ko, gusto niya akong ipakasal doon sa lalaking gusto niya. Eh, ang gusto niya po ay yung taga doon sa amin. Eh, first time ko pong nasagot yung mama ko noon na, bakit ako magpapakasal sa lalaking ayaw ko? Tsaka, buntis na ako ngayon, kailangan ng tunay na ama, hindi yung lalaki na paninindigan ako kahit buntis na ako. Mm-hmm. Tapos po, nagkaroon po kami ng pamanhikan. Eh, wala man na po akong magagawa kasi si mama po ang nagdedesisyon sa lahat. Siyempre lahat po ng gusto niya susundin po kasi yung problema ko, hindi ko naman po kaya yung mag-isa. Teka lang ate, sino naman hikan? Yung taga din sa amin. Naman hikan sa bahay ninyo? Opo. Eh kasi po... Ilang buwan yung tiyan mo na naman hikan sila? 3 months po. Alam na nanay yung buntis ka? Opo. Pero hindi alam ng lalaki na buntis ako. Narawal din nanay mo. Alam na, nung tatay mo yan, hindi alam tatay mo? Hindi po. Ah, okay. Tapos po, yun, sabi ko sa mama ko na, hindi na po sana ako papayag na magpamanhikan nga po. Eh, gusto talaga ng mama ko na ipakasal ako doon sa lalaking yun. Kasi, ano yung meron sa lalaking yun? Diba gusto na magulang mo yun? Hindi ko nga po alam sa mama ko eh, kasi hindi ko rin po siya maintindihan kung bakit kahit buntis na ako, gusto pa niya po akong ipakasal doon sa lalaking yun. Eh, hindi ko naman po siya gusto. Ako rin, hindi ko siya gusto. ganito, ano, JC? Yes po. Okay. Sino ang tumutos to sa'yo ngayon? Ako lang pong mag-isa. Ah, naghahanap buhay ka. Opo. Nagbibigay ba yung ano, tatay ng bata? Oo, nagbibigay naman po siya. Sige. Ano ang exactong tanong mo sa akin para masagot kita ng maayos? Eh kasi po, ang gusto, nakausap ko po nung nakaraang araw yung mama ko. Hmm. Eh ang gusto niya po eh, umuwi ako doon sa amin. Hindi kasama yung bata, tsaka yung ama ng bata. Ang gusto niya po, umuwi lang po ako sa amin. Ako lang po mag-isa. Bakit? Paano po kung, niisip ko po kasi, paano kung pag-uwi ko po doon, ipakasal ako doon sa lalaki. Wait lang, ate. Paano ko uuwi na buntis ka? Ilalapag mo yung tiyan mo, ganun? Kapag... Pag nanganak na po ako. Ah, pag... Akala ko paano gagawin. Pwede palang iiwanan ng bahay bata ngayon. Alright, i-summarize ko lang ha. Sabi kasi dito ni, ano, Starlita, hindi ko na-gets. Ang hina mo kasi bagal nito si Starlita. Ganito, ano? Unang tanong ate, mayaman ba yung lalaking yun? Hindi po, parang ano lang din po namin. Ano? Hindi ko mag-get ano, anong, sorry mga kaibigan, pag ganyan kasi ang nasa utak ko lagi, di ba baka yaman ito, di ba? But anyway ate, hindi ko makinindihan kung bakit magkakaapunay nanay mo sa iyo, bala ka pa ipakasal sa iba. Unang-una sa lahat ate, disappointing talaga for a parent, di ba? For your parents ate, na nabuntis ka, lalo't hindi nila kilala kung sino yung boyfriend mo. Tama? Oh. Diba na to one day, magtitext sa kanila, uuwi ka sa inyo, at sabi mo sa kanilang, buntis ako. Disappointing talaga yun. Na nagkakaintindihan tayo? Apo. Alright. Oh, mali talaga yun. Diba kaya nga lagi yung paano sa inyo, papuntay niyo sa bahay ninyo mga boyfriends ninyo para kilala ng magulang. I'm sure ate kung nakapunta yung boyfriend mo sa bahay ninyo bago ka nabuntis, hindi ganito ang kwentuhan natin ngayon. Tama mali? Tama po. Lumandi ka eh. Hindi ka gawin natin. Diba? But if you're telling me atin lumayo ka sa bahay ninyo kasi gusto mong iwasan yung lalaki yung balak ipakasal na magulang mo sa'yo, well, hindi naman siguro kalabisan sabihin na you did the right thing. After all, you are 21 years old and you want to take charge of your own life, you're free to do so. Walang masama.
Eh, tama ka naman. Choice mo yan eh. Diba? Choice mo yan. Mga kaibigan, may mga pagkakataon na ang magulang natin, they cannot always make the best decisions for us. Hindi naman perfect yung mga yan. Ako, yung nanay mo, naiirita ako. Gusto kong awayin ngayon yan. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam ano yung reasons behind kung bakit o pinapangatawa na nalang niya kasi magulang siya, ayaw niya maging mali sa desisyon niya. But anyway, sa ating mali at nadikta nga sa gusto mo maging kapartner sa buhay. Choice mo yan eh, di ba? Kumbaga, down the line natin, ikaw makikisama, hindi magulang mo. Ganun ka simple argumento. But then again, on the other hand, dati, susuway ka sa magulang mo ngayon. Tama mali? Tama. Lalabag ka sa gusto ng nanay mo, yung tatay mo, hindi pa alam. Parang ama mo na, makikiusap ako sa lahat ng mga dalaga, mga kaibigan na may ganitong similar situations. If you're going to disobey your parents, be good on what you decide on. Especially pag ikakasama ng loob na magulang. Walang pinag-iba yung mga kaibigan sa gusto mo mag fine arts, ang gusto ng magulang mo, mag-nurse ka. Diba? Susuwayin mo siya. Siguro din wala na magaling ka sa gagawin mo. Ganun kasimple yan. What I'm telling you, JC, is that if you decide to be with the father of your child, make sure that you and this guy will build a good and happy family. Yung kasi yung barter niyan eh. Yung kasi yung compromise niyan. Kasi makakarnig sa nanay mo down the line. Sabi ko na sa iyo eh, pakasalan mo si ganito, sana hindi ka umiyak ng ganito, di ba? Ay, mahihin naman. Pero konti na tanong mo sa akin, Papa Jack, okay lang ba na sinubay ko yung nanay ko with your situation natin? Okay lang, suportado kita. Huwag lang sa panggatas, ha? ano ba murang gatas ngayon? Bona, S26, Similac. Pesto dyan ang mura, no? Nagpapadala sa iyo yung ano, tatay ng bata, hindi? Magpapadala naman po, minsan. Buti naman. At yun lang, wala naman dapat mag-usapan dito, ano? Pero ako sa'yo, ate, magsabi ka sa nanay mo. Alam mo, hindi ka mag-get the part dito. Bakit mag-guard yung tatay mo at baka mapatay niya yung nanay mo pag nalaman na hindi ka napakasal doon sa gusto nila at buntis kasi ibang lalaki? May usapan ba yung tatay mo tsaka yung lalaki niya? Parang eh. Wala naman po sa kaya kasi hindi ko din naman po alam. Nagtatrabaho po ako dito sa Cavite nga po. JC? Magsabi ko sa tatay mo natin. But, you know, you are very much encouraged, tatay, to start a family dyan sa pinili mong lalaki. Buhay mo yan. Hindi mahirap payuhan ta, mga kaibigan. Buhay niyo to eh. Buhay mo yan natin. At the end of the day, tatay, you will be responsible to, diba, dun sa resulta ng mga desisyon mo. And you are 21 years old. You're very well aware kung anong yan. Consequences niyan. I just really hope, ate, na what you decide on ngayong gabing ito, ate, or para dyan sa pinagdadalang tao mo, ate, ay talagang hindi dahil parang sumuway lang sa magulang mo. Meron kasi mga anak na ganyan just to prove your parents wrong. Gagawa sila ng kung ano-ano. Sana masaya ka sa decision mo. Sana sigurado ka dyan. Para wala kang masisi down the line. Sana ate, you are deciding that way not because you want to prove your nanay, your mama wrong. Sana masaya ka talaga. Okay? Ah, no problem. Wala nang tanong? Wala nang tanong. Halika, magpa-disappoint tayo. Mag-discute? Ha? Hindi po ba mag-iyan? Ano na? Hindi po, ayaw po. Ano ba yun? Salamat sa pagtawag. Sige, salamat din po ba kaya. Thank you very much. Hindi ako na-challenge sa pinag-uusapan tonight.
Maligayang pakikinig po. Uy, hello, good evening kay Bulansoy. Maligayang pakikinig, Bulansoy. Kamusta ka na? Meron ding, meron nung kailang gusto magkaroon na ng baby, sabi dito. Actually, kilala ko rin. Hello mga kaibigan, sa mga dalagang dalay. Pakpay ka dito. Siya! Wala na. Sa pang-caller mga kaibigan. Ryan po pala. Ah! Yung ano, maligayang pakikinig po kay Mikey Bustos. Kasamang sa traffic ngayon. Si Mikey Bustos mga kaibigan, di ba, na... Nasa na, ano, na internet sensation. Kamusta ka na, Papa? Nakasama ko siya sa, ano, sa Sports World na nakaraang 2 years ago. Maligayang pakikinig po. Thank you very much. Sunshine ng Tilya, nakantabay. Kamusta ka na, Mama? Hope you're doing fine. Maligayang pakikinig sa iyo. MJ Nicole Sumido Alexander Bahade Team iBags na adik kay Papa Jack from Regina Constantine is tuning in right now. Maligayang pakikinig po. Nakakatawa yung Team iBags kasi I was talking to the leader ng kulto na yan. Regina. Nung isang ano, nung nakaraan, meron daw medical mission ang Team iBags. Akalain mo yan. A medical... Baka magkaroon, di ba? Baka mamaya magkaroon ng clean up run. Di ba? Huwag kayo mag-alala. Kahit wala kang eye bags, pwede po kayo sumali. Hindi naman requirement magka-eye bags. Di ba? Meron silang, ano to? Canada chapter, US chapter, South Korean chapter, Hong Kong chapter, Singapore chapter. Ang dami na. Maligayang pakikinig po. Kahit yung kajak ng Pluto, meron sa Pluto chapter. Galing yun. Baka yun. Ah, ano to? Kung may landline lang talaga kami. Ah, hindi ka makatawag. Actually, mga kaibigan, nag-request na po kami ng hybrid sa booth. Na kahit na ano ka, na kahit na cellphone, pwede nang tumawag sa amin. So, naghahanap na kami na, naghahanap na kami ng device. Konting tsaga-tsaga na lang mga kaibigan. But in the meantime, we really need you to have a landline for you to call the show. Maligayang pakikinig. Ano ba yung pinuso tonight? Kung hindi ka pinapahalagahan, huwag mong ipagsisika ng sarili mo. Wala namang gusto sabihin nyo. Wala namang. Ay, no. Si Alex Mateo. Maligayang pakikinig po. May caller tayo ulit na. Maraming salamat po sa aming Love Knows No Boundary mga kaibigan. Sponsors ng Shell Rimula, OLX and Pizza Hut. Thank you very much mga kaibigan. Yung aming promo para sa mga drivers. Si Ren ng Manila is on the other line. Hello Ren. Hello po. Walang hina. Hello. Pakilakas. Hello pa ba dyan? Ang hina. Hello po. Wala ka naman ginagawa, parla ka naman. Hello po. Dikit hello. Mo sa labi. Malapit na po. Sige pa, lakasan mo. Hello. Yan. Ren, hi, good evening. Good evening po. Humina na naman. Hala. Okay, lakas. Kulungin mo ng kamay. Hello po. Kulungin mo ng kamay. Hello. Oh, di ba? Pwede. Ay, mas, pwede. Effort na. Radyo tayo. Nanda TV. Lang tao ka na, Ren? 26 po. Anong ginagawa sa buhay? Nagtatrabaho po. Anong trabaho? Admin. Admin ng building, gano'n. Ay, hindi po. Ano? Sa office lang. Ah, sa office. Sige. May asawa na, Ren? Hindi pa po kasal. Live-in? Mm-mm. Gano'ng katagal ka nagli-live-in? 3 years. Anak na? Opo. Kailan huli nag-kiss? Yung totoo. Kanina. Kailan huli naligod sa bay? Kahapon.
Tipid sa tubig. Kaya sabon, di ba? Ano yun eh? If you want, di ba, conserve water, shower together. Bye! Mas magastos nga po eh. Bakit? Nagtagal kayo, no? Medyo. Sige na, magkwento ka na. Hindi. Kasi, actually, siya po yung nagpatawag sa akin eh. Kasi po, ang... Doon kasi sa amin, meron po kaming parang application na chat. Hello po? Sige lang. Ah, ayun. Saan? Sa inyo? Sa office? Opo. Okay. Magkatrabaho ba kayo? Hindi po. Okay. Tapos, so yung ikukwento ko papadya kami sa amin ah. Tapos, may tatlong branches po kasi kami. So, meron kami isang application na ginagamit para sa communication ng mga branches. Okay. Opo. Kumbaga parang inter-branch chat room yan. Yun, opo. Okay. Tapos, Papa Jack, eh, may nakachat ako na ibang branch. Tapos, eh, may napag-usapan po kami dun na tungkol sa isa naming katrabaho. Pero alam mo na yung chat room na yan ay nakikita ng lahat. Ay, ano naman po yun? May direct message po. Ah, may DM naman. Alam ko yun, may ganyan din wala sa kumpanya namin eh. Ayun, may DM naman po. Sige, tapos. So, ang gamit ko yung akin, tapos siya, ang gamit niya yung sa branch nila. Okay. So, yung sa kanila po, okay. Syempre marami silang nakaka-access. Kaya, nung may isa kaming napag-usapan, sabi ko, dahil baka mabasa nga, pinadelete ko po. Tapos, yun yung nabasa nung partner ko na may pinadelete ako. Tapos ayun, tapos parang inisip niya na kung ano yun. Eh nakita niya kasi yung mga previous chat na nangungulit, ganun. Pero nangungulit lang talaga, Papa Jack. Wala namang... Nangungulit lang. Ano yung pinadelete mo? What is the exact conversation that you asked your anate? Yung katrabaho mo to delete? Itong pinag-uusapan po kasi namin yung katrabaho namin. So baka kasi mabasa, kaya pinadelete ko. Ganun po. Tapos kasi, bago yun kasi Papa Jack, bago yung topic na yun, yun nga yung may mga chat siya na nangungulit siya. Na? Makulit lang po, parang nagtatanong ano number mo, may Facebook ka ba? So ako Papa Jack, sabi ko wala akong cellphone, yung Facebook ko deactivated. Puro ganun. So nangungulit lang naman kasi siya. So hindi ko naman po sineseryoso. Ganun. Tapos nung ang nabasa na nga nung partner ko is yung pinapadelete ko na. Tapos ayun. So gusto mo tanga din ako? Yun to? Ha? Kasi ganito na, if you ask this guy to delete the messages ate na pinag-uusapan ang iba, hindi ba dapat mas protekta mo yung sarili mo at ipadelete mo yung mga pangungulit niya? Eh kasi papansak sa akin, wala nga lang yun eh. Kaya nga yun yung iniwan ko. Sorry ate, I do not believe you. Hello? Oh, to be honest with you. Ganon? Oh! Hindi, totoo nga po. Diba? Ganito, Anam. Sino itong lalaking ito? Sa ibang branch. Okay. Gaano katagal mo nang kilala? Eh, ano po? Kakaisang buwan ko nga lang dun, Papa. Alright. Okay. Kakaisang buwan mo pa lang. Answer me ate, ng matinuhan. Opo. Kakaisang buwan. Alright. Now, tell me ate, okay, how many times na kayo nagkita ng lalaking to? Twice, alright. Oo, so, yata. Huwag mo akong gawin tanga. Hindi. Kasi... Okay, ate, ang dalawang beses, hindi mong pagkakamalan sa lima yan. Mga kaibigan, human beings can count visually up until 7.
So, huwag mong sabihin sa akin na twice ata kasi sasapakin kita ngayon. Hindi kasi sasapakin. Huwag mo akong gawing gago. Ilang beses? Yun nga. Ilang beses? Wait lang po ah. Ilang beses? Yun, two or... Ay, two talaga eh. Okay. Alright. Oo. O, dalawa. Pangatawa naman sa akin. Dalawa. Oo. Opo. Dalawang beses na pagkikita, meron na kayong... Kumbaga parang inside conversation na meron na kayong pinag-uusapang ibang kaopisina na hindi pwedeng basahin ng iba. You have your world, di ba? You have a world of your own sa dalawang pagkikita. Sa chat lang naman. Ganun kayo ka-close? Hindi. Di ba, pag connect the dots natin. Para mag-usap kayo ng kaopisina mo and talk about someone behind their back, their backs, mga kaibigan, meaning meron kayong connection. There is something more than, di ba, working at para pag-usapan nyo, yung iba. And then here you are, ask that guy to delete the conversation. Oo, kasi baka mabasa nga. Ikaw na magsabi sa akin kung kapanipaniwala ka. Hello? Yung totoo lang. Yung totoo. You tell me ngayon. Are you gonna believe your own story? Hindi. That's the point, hindi. Ay, hindi. Hindi po yan yung ibig ko. Ito na, ito. Ganda na. Ate, bigyan kita ng anang. Alright. Apo. Halimbawa, ako, gusto kong pag-gismisan yung isang kaubusinan namin. Gagawin ko ba ito sa taong hindi ko close? Na twice ko ba nakita at mag-iisang bomba lang sa office? No. I will only talk about someone, di ba, that I work with someone in the same company na close ko. Kasi ganito, kaya namin napag-usapan. Lakasan mo. Kaya ganito po namin, ko, hello po. Maliligo ako dito. Hello? Kaya po kasi namin napag-usapan, Papa Jack, kasi nung araw na yun, parang may nangyari lang na medyo kasalanan nung pinag-usapan namin. Okay. Ganun. Kaya namin napag-usapan yung tao. Alright. Ayun. Parang may nangyari na oo, kasalanan eh. Oo po, kasalanan nung napag-usapan namin. Halimbawa, Papa Jack, ganito. Ikaw yung pinag-uusapan namin kunyari. Okay. So ngayong araw ka namin napag-usapan, Papa Jack, ha. Mm-hmm. So, nung araw na to, may nangyari sa office na kasalanan mo. So? Ganon. Kaya ka namin napag-usapan. But that's DM. That's direct message natin. Pero, ang gamit niya kasing account, yung sa branch nila. So, may access lahat. I'm sorry, but I do not buy your story. Ala? Honestly. Diba? Let's try to put into another context your question. Diba? I-try natin ang tanong ngayong gabi ate ay are you believable or not? Kasi yun ang agenda mo eh. You called my show because you want to prove your husband, di ba, that he is wrong. At tama ka, hinala yung kanya. That's the bottom line. Di ba? You want me to take your side. Hindi ka magtawag sa akin kung hindi mo niisip na kakampihan kita eh. Sinabi niya naman po sa akin na hindi niya ako kakampihan. That's the point, di ba? My point natin here is, are you believable or not? You are not believable. Ganon. Yes. So, it looks like you're lying. So, tapos hindi ko na lang pinadelete. Exactly the point. So, hinayaan ko na lang sana na hindi, mapasa niyo, ganon. No. Actually, hindi ko nga alam kung ano yung pinadelete mo kasi it's only you. Di ba? Who can, you are now the gatekeeper. Kasi imagine mo ate, buti sana kung pagbasa ng asawa mo sa DM na yan at wala siya nakita pangungulit. Diba? Kita mo, may pangungulit. Anong Facebook mo? Anong number mo? Buti sana. Kasi ate, that conversation is actually a guy flirting with you. Maliwanag yan. That's a conversation, di ba? With a guy flirting with you. And the next thing na mababasa niya, delete mo yung ano. Ano iisipin ng asawa mo? Kaya nga. Okay. Ano kaya nga? Kaya nga, ganun na nga yung inisip niya. Do not believe your story. Parang malinaw sa'yo.
ganun. It looks like more, di ba? That you're lying rather than you're telling the truth. Hello? I do not know the entire story. Di ba? Di ba? Kasi baka mamayang may nakikinig. But exactly, di ba? That, but exactly what you... Kasi tinawagin mo ako because you want me to tell you what's my point of view. Uh-uh. I'm telling you exactly. It looks like you're lying. Ano ba yun? Na, magtawag ka ba na ibang tao ate? Sampung kaibigan mo. I believe ate, di ba? In jury form tayo. Tawag ang 10 na kaibigan mo. Maniwala ka. Majority will tell you it looks like you're lying. Eh, kasi Papa Jack, sa kanila naman, pwede kong sabihin ng buo yung story. Eh, kasi ang iniisip ko ngayon, mamaya, nakikinig pala yung pinag-usapan namin. Eh, dinalaman na niya. Pinag-usapan niyo ay. Tsaka, yung totoo nito, ano, yung totoo nito, Ren. Po. Bakit ka, why would you indulge? Di ba sa kwento ang ganyan, di 1 month ka pa lang? Hindi, kasi... And if you're being factual with what you talked about, anong walang hangi-pangi, ba't matatakot kumabasa? Hindi ako, ay, kasi nga, Papa Jack, kumabasa kasi... This is a guy, di ba, who's flirting with you. It's the bot, tama, this is a guy who's flirting with you. And mind you, let me tell you, Ate, frankly to you, when I ask you, ilang beses kaya nakita? Twice ata? You're lying. Eh, kasi... You are lying. Taga-ibang ano nga. Ate, you're... Pwede ba? Twice? Nagkakamali ka pang twice? Hindi ko napigun ako sa mga yan. Nakailang boyfriends ka na? Tatlo yata? Ang sarap sapukin. Tatlo? Hindi ka sure? Ganun kakatanga? Dalawa? Hindi mo nabilang na matino? And you doubt yourself? Yung totoo lang. Huwag mo akong gagawin dito, eh. Huwag ako iba na lang, others only. Don't you? Totoo lang, ate. Oo na nga. Huwag ako iba na lang. Pinagtatawanan tuloy ako. Buti nga pinagtatawanan ka ng asawa mo eh. Buti pinagtatawanan ka. Honestly ha, buti nagtatawa yan. You have a good husband. Opo. Maniwala, ibang lalaki nagbabasa ng gamit ngayon. It looks like you're cheating. That's, di ba? Hindi ah. It looks like you are. I'm not saying you are cheating. It looks like you are cheating. Kumbaga, it's different. No? Baliktarin natin sitwasyon. Siya may nakita kang ganyan. Eh. Sagutin mo ako. Dali. Siyempre. May pinadelete. Dali. May inis ako. Maniniwala ka ba? Atin na siya naglalandian? Hindi rin. What's the point? Pag siyang gumawa niyan, di ba, he will look like he's cheating on you. Tama, mali? Tama. So alam mo na, you look like you're cheating on him. Sabi ko nga. Kasi yun lang yung nabasa niya. Dapat pala pinabasa ko muna bago ko pinadelete. Hindi mo gagawin niya kasi, di ba? Sorry, ate, ha? You are not gonna do that. I do not really believe, ate, that what you erased is about work. Oo nga, okay. The next time, so you don't lose your credibility, ate, be transparent. He is your husband. I know you're not married, but he's your husband. Yes. Looks like you're lying. Looks like lang naman. Pero totoo po talaga yun. I do not believe you. Okay. Nirerespeto ko naman po yun. Real talk lang tayo dito. Para lang malinaw. Opo. Yan yung niwala sa'yo. Okay po. Pero ang talagang issue tayo. Ano? Ano po? Ano yung issue talaga? Yun nga. Ano yung nagawa ng kaobsigyo? Hindi, kasi okay. Hige na. Kasi nga, baka kasi nakikinig. Wala, hindi ako sikat. Sikat? Ay, nakapang kapadya. Sikat ako, number one tong show ko. Oo nga. Oo, sige, ganito kasi. Nagabang ng DJ. Sorry naman. Grabe, magiging detalyado na, Papa Jack. Umayan, nakikinig din pala yung boss ko. Pero, sige na nga. Ganito kasi. Diba, yung taga-ibang branch kasi. Ay, ganito. Ay, kasi, ano ba yan?
Okay. Hindi ko mo... Ay. Nagbibenta kasi kami, Papa Jack. Oh, nga tuloy. Okay na. Okay? I don't need to know. Ay, okay. But you're calling my show. You just wanna ask me ano yung feeling mo tingin ko. It looks like you're lying. Okay. But at the end of the day, it's not going to be me to, diba, to validate whether you are lying or not. It's your husband. Opo. So, I guess not that you don't have much of a problem kung kaya mo naman siyang bulahin. Ah, wala yun! Ala, hindi ko mo siya. Kaya, diba, you don't have much of a problem. So, you are lucky na tinatawanan ka pa niya. Opo. Anong mensahe mo sa'yo, mister? Siya lang naman. Anong mensahe mo sa kanya? Tae, ano, ikaw lang naman eh. Wala yun. Talaga. Natawag mo pa ako kay Papa Jack. Gusto mo lang marinig yung mga sasabihin niya. Okay na ba? Yun lang po. Mahal na mahal kita. Nagtatawa pa rin siya. Yun, buti nga ata, yun lang ang reaksyon niya eh. Buti, di ba? Buti yun talaga. To be honest with you, ate, buti talaga. Not everyone, di ba, would act that way. You're lucky, yun reaksyon niya. You know, ate, siguro at some point, you have proven your loyalty to him. Diba? Pero wala ako dun eh. Gano'ng katagal ako yung mag-asawa, mag-asama? Live-in po kami. Mag-apat na taon na. 4 years na. Sa maybe, December. Maybe you have proven yourself sa kanya. So, that's the part na ikaw na yung bahala. What I'm just telling you right now, ate, is that if you want my opinion natin, di ba, yung context dito, yung kinento mo sa akin, looks like you're lying. But then again, ate, I wasn't there the entire 4 years that you've proven your worth and your loyalty sa kanya. It's going to be him, di ba, who can validate. So, congratulations, ate. May gamit naman talaga yung napagsamahan, eh, di ba? Kasi pwede mo sabihin na, oh, bakit? Niloko na ba kita kahit kailan? Papagandahan mo ako? Ay, hindi. Diba? So, yun. So, bigyan kita yung pagkakataon natin to say your love para sa yung husband, Delina. Bawi-bawi din kung may time. Okay, dali na. Tae. Ayun. Pangalan naman, makatae ko naman, oy! Hindi, yun po kasi yung tawagan namin. Ako nga yung Ebs, siya yung tae. Babantot na. Okay. Ayun. Tae. Alam mo naman na ikaw nga lang talaga. Sabi ko naman sa'yo, kung magluloko ko dati pa, ang tagal-tagal ko doon, ang dami pang gwapo doon sa inlisan ko. Bakit ngayon pa? Nawala namang gwapo. Diba? So, ayun, mahal na mahal kita. Kayo ni Pepe. Love you. Sino yung sinisa? Yung anak po namin. Ang pangalan? Ang pangalan? Pepe. Pepe? Nickname po yun. Malaki na ba si Pepe? Gano'ng kalaki na si Pepe? Magto 2 years old. Palakihin niyo pa. Magkasunod ang birthday nila, Papa Jack. August 5, August 6. Alam mo, naiinis ako sa'yo, ate. Bakit? Hindi ko alam kung... Kasi alam mo, ate, I appreciate that you called my show because... I think you called my show to prove something to your husband that you are not guilty of anything. Although I told you that it looks like you are. Diba? And I don't believe you. But nakikita ko yung karakter mo. Alam mo, you are very carefree and careless with how you say things. Imagine mo paano sabi niya. Kung gusto ko magloko noon, paan daming gwapo. So, ang ibig sabihin nito, ate, di ba? Oo, di ba? Isang sobrang gwapo lang. Yun ang connotation nito. Isang sobrang gwapo lang ang dumating. Yari. Oh, tama. I'm not telling you, ate, na gagawin mo. But if you put it, di ba, into context, yun ang dating nito eh.
Pero siguro ano ka lang, careless ka lang talaga. Siguro nga, lagi niya naman sinasabi. Kasi parang, ang dating kasi parang, I'm honest to you. Kasi wala pang sobrang guwapo eh. Dahil mo may tumating na sobra. Gano'y nandun eh. Oh, sana wag, walang dumating. Ha? Maganda ka ba? Hindi. Hindi na maganda siya. Talaga? Kung sabi ka, mister mo. Ano? Masabing ko, dali. Hello, Papa Jeff? Sir, kailan day off mo? Sir? Kailan day off mo, sir? Saturday, Sunday. Gusto mo mag-Star City? Pwede. Ilan kayo? Tatlo. Tatlo? Kasama yung anak ko. Ilan, wala na kayo? Sasamang iba? Lima daw, sir. Wala po manggit. Ibigyan na ng ticket. Ha? Mabait yung asawa. I like you, sir. Talaga naman. Hindi, naniniwala naman ako sa kanya. Oo naman. Pero siyempre ako, I'm a third party looking in, brad. It looks like she is lying. Kasi magulo yung kwento niya actually, kaya nakikinig ako, naguluhan din ako eh. Eh, ikaw lang makapag-validate niyan eh. Mm-hmm. But just the fact na lang that she called my show and she wants to prove something that at some point may credit dapat yun. Actually, nakausap na kita before. Tumawag rin ako dito. Siguro... Hindi ba naging tayo, Brad? Hindi naman. Pero nagkantahan tayo. Talaga? Oo. Anong kinanta mo nun? Anong Tagalog old song yun eh. Alam ko naman na yun yung paborito mo eh. So, bastos ka. Nakakatuwa, ano, may ganito mag-asawa pa nag-aamay. Ayaw ko maniwala, talo ka pa dyan. Pero may mas malalim pang pinagawayan kami nito, Papa Joe. Oo, oh, ayaw mo na. Isang malaman. Nakalipas na yung tama na. Okay, sige. Pag nakalipas na, Brad, yan ganyan ko gahal sa babae lang, cute yan. Sa atin hindi yan, cute. Tumigil ka. Hindi, maganda siya. Hindi siya cute. Talaga? Oo. Ah, maganda siya. Siyempre, para sa akin, siya yung pinakamaganda. Dapat naman, kahit hindi totoo. Diba? Pinag-aaway ko sila ngayon. Huwag naman. Kaling totoong lang yung pinag-aawayan namin eto. Sige na, Brad. Stay on the line. Ikaw na ang kasabi namin. Oh, sige, Papa John. We're gonna give you 5 Brad all you can take us to Star City. Minsan, isa yung misis. Siya lang yung... siya yung gusto kong makasama ng sa uli. So, ayusin niya lang. Baka matuwa ko ikasama ng loob niya. Yes, ito kayo na. Simple ka magbanta, Brad. Ha? Di ba? Yeah. Anyways, thank you very much, Brad, for talking to me, for giving me the time of your evening. Maligayang pakikinig sa inyo lahat dyan. Stay on the line, alright? Salamat. Okay, sir. Mga kaibigan, yung asawa, hindi ko tinanong pangalan. Alam ko lang tayo. Sauce, garban sauce, mga kaibigan. Maligayang pakikinig po sa lahat. Thank you. Papa Jack, kabati naman ako from Grace at Agosa, maligayang pakikinig po. Halatangan naman, di ba? Paos na paos ako, ha? Maligayang pakikinig po, mga kaibigan. Si... Ito, sumata. Sakit ang lamunan ko. Don't let other people take you for granted. Huwag mo sayangin ang sarili mo sa ganun. Sabi dito, sabi ko daw, talaga, sinabi ko yan. Hindi yan ang motto ko sa buhay. Ang motto ko sa buhay, hi, handsome fighter never loses the battle. Yun. Bakaya ba ako? May iba-iba lang. Hi, Papa Jack, sama Jaina. Maligayang pakikinig. Babati lang muna bago tumuloy, mga kaibigan. Thank you all for tuning in, mga Papa Jack. May gusto ko i-share sa iyo. Sabi ni Regina. 40, sana sinabi mo na. Tanya Diaz is tuning in right now. Maligayang pakikinig po. Mayroon siyang tula. Basahin ko ngayon. Ito nagsulat na ito. Sabi niya, tinig niya hindi nakakakilig. Ngunit gabi-gabi ako ay sa kanya ay nakikinig. Para sa akin ba ito? Ito. Ulitin natin, mga kaibigan. Ang title ay, Hello, Papa Jack. Ba talaga? Tinig niya ay hindi nakakakilig. Bastos to ah. Ano sabi? Hindi nakakakilig.
Ayoko na tuloy ito. Nilalait lang ako. Tinig niya, hindi nakakakilig. Ngunit gabi-gabi ako sa kanya nakikinig. Kahit na sigaw niya, hintay niya ko'y natutulilig. Inaabangan ko pa din ang mga salita sa kanyang bibig. Kung may problema sa kanya ay makipag-telebabad, ika'y tutulungan ng walang bayad, mga payong kaibigan kanyang ilalahad, pakinggan ka ng buong puso at bukas palad. Siya ang papa na handang dumamay, basta sa kanya makinig at huwag pasaway. Kasi nungalingan mo kanyang mahahalukay at nag-utos na magsabi ng thank you, sorry and goodbye. Pinanood ko siya gamit ang aking imahinasyon. Naroon siya sa isang kwarto sa kanyang istasyon. Isang lalaking may magandang layon. Kung marami sa kanya ay maraming sumasang-ayon. Ah, what the f... What does the fuck? Magaling naman. Uy, Tanya Diaz, thank you for... He did not say it's for me, pero ang title ay Hello Papa Jack. Malamang para sa akin to. Nakakatuwa naman, di ba? You have dedicated time to... write a poem. Thank you very much. I appreciate this, mga kaibigan. Pero ano, sabi, nag-PM siya. Thank you, God bless. Kaya lang sabi niya yata dito sa kanya, ano, ano sabi niya dito? May part akong dinagustuhan eh. Kung may problema sa kanya makipag-telebabad, ikaw itutulungan niya ng walang bayad. Minsan gusto ko na maningil. Oh, puro libre na lang ngayon. Tanya Diaz, thank you. I appreciate that. Diba? Writing something for about me. Thank you very much po. Ito na. Bati-bati lang muna mga kaibigan. Sakit na lang muna kung sakit ang pagkatao ko. Maligayang pakikinig mga kaibigan to 3B Production and Entertainment Talents Coordinators and the 3B Men's Volleyball of Marikina na kanta by from Benjan Benamer. Maligayang pakikinig po. Alright, ano kayo magandang kanta para kay Kuya? Kit-kit ng mag-asawa, no? Mag-play tayo ng ano na You Are My Everything ng Calloway. I Won't Hold You Back, mga kaibigan. Tapos mag-play tayo ng Only Reminds Me of You and Here Without You by Boyce Avenue. I love this. Love on top, sana may iba lang eh. Pakibigan, time check. We have 13 before the hour of 11 o'clock. Good evening, Metro and Mega Manila. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao.